So, ito yung face ko na wala talaga akong nilagay kahit ano. As in, galing lang talaga ako naglinis ng face ko. So, marami nagtatanong kung ano daw yung look ko nung nasa Qatar ako kasi nagtatrabaho ako sa hotel for 4 years. So, since alam nila na hindi ako mahilig sa makeup, so paano ko daw nalagpasan at ano daw yung looks ko pag on duty ako. So, ngayon papakita ko sa inyo. So, ayan, para malinis talaga yung ano, maglagay muna tayo dito sa hair para maganda talaga yung pagka-churva-churva natin sa ating face. Hindi ko siya alam paano yung face. Bahala na siya dyan. So first, naglalagay ako ng sunscreen. Kasi minsan, lalo na pag-summer doon. Pero, sad to say, nilaro ng pamakit ko yung sunscreen ko tsaka yung BB cream ko. So, papakita ko na naman sa inyo kung paano ako mag-makeup na walang sunscreen at walang BB cream. So, first, so, wala akong sunscreen, wala akong BB cream. So, maglalagay ako ng concealer. Ganito daw yun eh. Sabi ng isang ano, sabi ng idol ko, ganyan. Concealer. Tapos, dito sa nose. Dito sa tip. Para maganda yung dito. Dito. Tapos, dito. Ginagawa kong foundation yung concealer. Bakit? Kasi, para natatabunan niya yung pimples ko. Yan din isang purpose ng concealer. So next, imo-moisture ko muna yung lips ko kasi yung lips ko madali siyang nagda-dry. So kailangan ko talaga ng moisturizer para sa lips ko bago ako mag-apply ng lipstick. So since nakita niyo naman na hindi ganun kagandahan yung kilay ko, so for me, kilay is life talaga. So may dalawa akong ginagamit. Ito yung eyebrow pencil ng Glam of New York. Tapos brow define with paddle brush naman siya ng Everbelena Advanced yun. Kasi ito light siya, ito dark. So kasi hindi maganda yung eyebrow ko. So dapat dapat dito sa dulo medyo dark para mas define siya. So try natin. Gusto niyo ba ito? Tsaka ito pala, flex ko yung mirror ko. Sira-sira na siya, pero hindi ko talaga siya tinatapon kasi ginagamit ko to for 6 years yung nasa ibang bansa ako. At bigay ito ng isang madam sa akin. At, kita niyo man yung brand niya. Ayan. It's Bulgari. Diba? So, shall see in it. So, let's do the kilay. Ayan. Alam niyo guys, hindi talaga ako masyadong expert sa kilay. Pero since hindi talaga maganda yung kilay ko, talagang na-force talaga ako. Parang natututo na din kung paano ko siya gawin. Yung sa kabila hindi. Talagang hindi talaga pantay yung bronze ko.
So next, lagyan natin siya ng brow gel para malinis siya. Talaga yung mga hair brow mo na nakatayo, kaya mo siya nakatayo. So next, lagyan ko yung lagay tayo ng mascara para naman medyo lumaki yung mata ko. Diba? Pati yung eyeliner ko guys nawala. Di ko alam kung saan. Siguro nilaro din ang baby dito sa bahay. Feeling kasi yung color pencil. So guys, di ba? Minsan malayo yung pick up, malayo yung location ng duty ko. Tapos, since di ako masyadong expert sa makeup, 1 hour pa lang before ng pick up time ko, nag-aayos na talaga ako guys. Kasi, para hindi ako malate pag andyan na yung trans ko. Minsan, gumagamit ako ng contact lens pag mga big event, pag may mga wedding, ganun. So, wala akong dala na contact lens. So, hindi ko siya papapakita sa kanya, sa inyo yung full looks ko pag nagka-contact lens ako. Tapos, next natin gawin, magkukontour tayo. So, nawala din yung contouring brush ko. Lahat nawala, no? So, gamit ko still Glam of Sweden pala. Glam of Sweden. Kasi parang gusto ko yung product nila. Bago sila eh. Bago sila sa, sa industry. Oh my God! Gamitin na lang natin. Try ko kung marunong pa. Pag gumagamit ng mga blush on talaga na gaya ng mga ginagamit ko. So, ginagamit ko lang is tint or blush clay or yung mga cream blush. Yan. Ganyan lang yung mga ginagamit ko, guys. Kasi gusto ko talaga yung parang baby face lang ako. Tapos parang fresh look lang. So, kaya ito gamit ko siya, cream blush. Ito talaga yung lagi kong gamit pag nasa work. Pero pag nasa galaan, nag-detent lang ako. Panoorin mo yung first video ko. Yun yung mga gala look ko. So, ginaganon ko lang siya. At gusto ko siya dito talaga na portion. Tapos dito sa nose. Kasi, para ako, feeling ko lang, para akong mistisa. Yan. Kaya ganun lang yung ginagawa ko. Ayaw ko talaga yung sobrang heavy. Na yung parang hindi na ikaw. Kasi gusto ko talaga yung parang pang teenage look lang. Yung parang ganito lang. Pero ang ganda na tinong ko, diba? Parang na-define talaga siya. And lastly, lagay na tayo ng lipstick. So,
yung favorite ko pag nagjo-duty ako kasi since gusto ko nga yung fresh look lang kahit 12 to 10 hours ako na sa duty na sobrang pagod. So parang ang tingin ng guest sa akin, ah, you look so good. Alihan, mga fresh daw yung look ko. Yan, feeling nga nila ano daw ako, 23 years old, diba? So, ito, favorite ko siya from L'Oreal, yung lip paint matte nila. So, ilagay na natin, guys. Kasi guys, sa hotel, hindi talaga pwede na. Wala akong pilitan ako mag-aral kung paano pinturahan yung mukha ko. So mga kake, ayan, closer look. Ganyan lang ako mag-ayos ng face ko pag nasa duty ako. Tingnan nyo yung lips ko, diba? Parang fresh lang talaga siya tingnan. Tapos, ang kinaganda nito, hindi talaga siya nawawala kahit kumakain ako. So, hindi na ako nag-retouch kasi pag uwi ko, tulog na ako kasi sasakyan pa. So, sana nagustuhan niyo yung duty look ko. Thank you for watching!